الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ang aking ibabahagi sa inyo sa oras na ito ay patungkol po sa paniniwala sa huling araw o kabilang buhay. Ang paniniwala sa kabilang buhay, ito yung bubuhayin muli ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao mula sa kanilang libingan upang tutuusin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang mga ginawa kapag ang isang tao naging mabuti ang kanyang ginawa, siya ay mananahanan sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag ang isang tao naman ay hindi naging mabuti ang kanyang ginawa, siya ay mananahanan sa apoy ng impyerno. Ang paniniwala sa huling araw, ito ay kasama sa anim na paniniwala, haligi ng paniniwala. So, ibig sabihin, hindi katanggap-tanggap ang paniniwala ng isang tao kapag hindi niya pinaniniwalaan kung ano yung magaganap o mangyayari sa kabilang buhay. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi patungkol po sa paniniwala sa kabilang buhay. Kanyang sinabi, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Na ang ibig sabihin nito, ang pagiging mabuti at matuwid ay ang maniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at maniwala sa huling araw. So ano yung napapaloob sa kabilang buhay? Kasama dito yung titipunin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao. Kaning sinabi o binanggit sa banal na Quran, ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. Ibig sabihin, at pagkatapos nito, katiyakan kayo ay mamamatay. At pagkatapos nito, kayo ay ibabangon muli ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng pagkabuhay. Ibig sabihin, pagkaraan natin mamatay, bubuhayin tayo muli ng Allah subhanahu wa ta'ala upang timbangin ang ating mga gawa. Pag naging mabuti ang ating gawa, tayo ay mananahanan sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magaganap doon sa kabilang buhay yung sinasabing mahsyar, yung sinabi natin kanina na titipunin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng tao sa lugar na ito yung sinasabing mahsyar. Ito yung lugar na kung saan iipunin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao. Kasama dito yung pagtawid natin sa Sirat al-Mustaqim, ito yung tulay na napakatalas, manipis pa sa buhok, matalas pa sa espada. So ito yung mga kasama sa paniniwala sa kabilang buhay. At kasama dito, ito na yung mga tao, pagkaraan silang susulitin ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay makatarungan, ibibigay ng dakilang tagapaglikha kung ano yung nararapat sa kanila, kung sila ba ay karapat-dapat na manahanan sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala o sila ba ay karapat-dapat na manahanan sa apoy ng impyerno. So yun ang kabilang sa mga paniniwala sa huling araw. Bakit binibigyan din ng banal na Quran ang paniniwala sa kabilang buhay? Nang sa ganun, ang mga tao ay sumunod sila sa anumang ipinag-utos sa kanila ng dakilang tagapaglikha. Nang sa ganun, ang mga tao ay umiwas sa anumang ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nang sa ganun, ang mga tao ay umiwas sila sa paggawa ng hindi makatarungan sa kapwa nilang tao. Katotohanan, hindi kinikilala
ng Allah ang kawalang katarungan, ng walang karampatang kaparusahan. Gayon din naman ang ginawa ng di makatarungan, nang hindi nito makakamit ang katarungan. At hindi rin niya hinayahan ang mapaggawa ng kabutihan nang walang kabayaran at walang gantimpala. At ganun din, kanyang ibinibigay sa bawat may karapatan ang karapatan nito. Tunay na kailangan ay may iba pang buhay liban sa buhay natin dito na ating kinamumulatan. Kinakailangan na may iba pang tipanan na ginagantimpalaan dito ang sino mang gumawa ng kabutihan, sino man ang sumunod sa anumang ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, at pinaparusahan naman dito ang sino mang lumabag o gumawa ng kasalanan na ipinagbabawal ng dakilang tagapaglikha. Kaya't mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ang banal na Quran ay nagbigay sa atin ng mga babala nang sa ganun maiwasan natin ang paggawa ng mga pagsuway, paglabag sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't hanggang dito na lamang. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.